Good day everyone! This is Wen's Diary and welcome to my channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano pagkasyahin ang 24 cups of noodles dito sa box na ito. So ang laman talaga nito is 20 noodles only. Pero gagawin natin 24. At makakapaglagay pa tayo ng mga chocolates and coffee dito. So, ayan, tips para makatipid sa space, lalo na sa mga magbabagahe. So, what are we waiting for? Let's go! So, ayan yung tsura niyan. 20 pieces ang laman ng kahon. Inilabas ko na nga pala yung mga seafood ramen natin. And ayan, inaayos ko lang siya para hindi masyadong messy. And so binibilang ko na rin kung tama ba 20 pieces yung laman ng kahon. Kasi alam niyo na, sigurista ako. Char. So eto na nga, ayan, inaayos ko na nga. Ayaw makisama ng mga noodles na ito. And nagtry kasi ako ng ibang flavors ng cup noodles. Para naman, hindi sila masyado magsawa sa seafood ramen. Pero, konti lang yung binili ko kasi baka hindi nila magustuhan yung lasa. Ayan nga pala, may chili tomato and etong parang Thailand whatever. Hindi ko alam yung flavor niya. So, ayan, tinry ko siya ilagay dyan sa box. Or, isasama ko siya dyan sa box, I mean. So, ito yung talagang nakalagay sa box kung paano nila pinackage ito. So, pare-parehas nakatayo yan. And yan yung wag na wag nyong gagawin. Ayan, so yan, big no-no. Ayan, so ang gagawin natin is alternate. Isang nakatayo, isang nakataob. So ayan, as you can see, nagkaroon ng space sa gilid, diba? Pero 4x4 pa rin siya. So ayan, continuous lang hanggang sa maubos na natin yung mga noodles. So ayun nga mga besi, sobrang tipid nito sa space, lalo na kapag magpapapackage kayo. Lalo na yung sa mga OFW dyan na nagpapadala. So, napaka-importante sa atin. Ultimong maliit na space lang yan para makapagkasya or mapagkasya natin ito sa mga bagahe natin. Mapagkasya natin lahat ng mga ipapadala natin sa family natin. So, ito yung tips ko para makasave sa space. Actually, tinuruan lang din ako ng pinsan ko dito. Hindi ko rin to alam before, pero ayan yung mga ginagawa nila, lalo na pag nagpapapackage sila. Sobrang salute ako sa kanila kasi grabe na pagkakasya nila yung sobrang daming item sa loob ng isang kahon lang. And ayun, natutunan ko yan sa ate ko. So, eto, ayan, punuin lang natin yung box na yan. Gumugulong-gulong pa yung ramen, di ba? Ayaw makisama. So, ituloy-tuloy lang natin yan hanggang matapos, hanggang mapuno natin yung kahon sa 24 pieces na noodles. Pagkakasyahin natin yan. Actually, ibabaw ko yung different flavors. Pinagsasama-sama ko na rin yung ramen para hindi rin masyadong magulo. And, ayun, para hindi rin maguluhan yung nanay ko. So, ito, ilalagay din natin to sa box. So, ang cute na tong Cranky, may Pokemon edition sila. So, ito na lang yung binili ko kasi parehas lang din naman ang presyo. So, bubuksan na natin. Siyempre, ASMR yan, ba? Diba? So, nagda-doubt ako kung ilalagay ko pa dito sa video na to. Isho-shorts ko, patayo yung video ko or pahiga, ba? Diba? Medyo nagdadalawang isip ako dyan. Pero, binuksan ko na nga kasi marami naman yan. Meron pa naman akong isang kahon. So, pahiga na lang tong video na to. Ayan, sino bang Pokemon Monster yan? Hindi ko alam. So, ayan yung mga kasama sa designs ng Cranky natin. So, ayan nga pala is milk flavor something. Sobrang daldal ko na naman. So, sobrang na-miss ko kayo guys sa mga sumusuport sa channel ko. Pasensya na kayo, medyo naging busy sobra-sobra. Siguro, medyo magiging busy pa rin ako sa mga susunod na araw. Pero, kapag ka okay na ang lahat, I will be back on YouTube. So, for now, ito muna yung video na ipapakita ko sa inyo. So, ayan nga pala yung mga kasama na design sa Cranky na chocolate na Pokemon edition. Ayan, pinakita ko lang sa inyo guys. Pero ipa-fast forward ko na ito kasi sobrang daldal ko na naman at nauubusan na naman ako ng sasabihin. So ayan, meron nga palang 10 pieces per box ito. Kaya naman, ipagkakasya natin dito sa kahon ng seafood ramen. So ayan, I'm gonna show you yung space na
i-cover natin at ilalagay natin dyan yung crunchy na chocolate. So, akala ko kasha yung 5 pieces dyan. Pero 4 pieces lang pala na patayo ang nagkasha. So, medyo nahihirapan ako dyan mga besi, no? Kasi ako lang din mag-isa. Ayan, 3 pieces muna. Tapos, meron pa naman, kasha pa naman. So, nilagyan ko pa ng another one. Actually, mahirap talaga magbagahe, lalo na pag mag-isa, no? So, sobrang effort to para sa family ko. Kainin nyo to ng lubus-lubusan, ha? Dugot pawis ang pinuhunan ko para makabili ng mga tsokolate na to, char. So, ayun na nga. Ano, inayos ko muna, guys. Pasensya na, ipa-fast forward ko na lang. Wait lang. So, ayan mga besi. As you can see, apat na chocolate pa yung nagkasya sa gilid. O, diba? Very tipid. Pero, ayan, ililayer pa rin natin yan. Syempre, may mga chocolate pang natira. So, hindi ko muna finul yung box kasi mahihirapan na akong ipasok tong chocolate na to. Ayan. So, kumuha na ako ng another 4. Set of 4. And then, pinagkasya ko na ulit dito sa kahon. So, since nakita nyo naman na meron pang space dito sa gilid na to, naisip ko na ilalagay ko na lang din dyan yung ibang kape para naman tipid talaga sa space at masulit ko naman ang bawat sulok ng kahon na ito. O, diba mga besi, gusto nyo yun? Char. At ito na nga, pagalawin ng kahon. Char, ipasok mo natin ng mga kape. Ayan, para naman kabahan kayo habang kinakain nyo ang mga tsokolate at mga noodles na ito. Char. So, ayan, kailangan natin isiksik yan mga besi ng bonggang-bongga para naman again and again and again masulit ang bawat space. So, ito na nga mga besi. Papakita ko muna sa inyo yung ginawa ko kasi proud na proud ako dyan. O, diba? Pero, i-fill up na natin. I-fill up! I-refill. O, i-refill. Ano ba talaga yung term? So, ayan na nga. Dadagdagan na natin yung noodles sa kahon. Sobrang nai-speechless na ako dito. Di ko na alam yung gagawin ko. Ayan na nga. Ito na nga, no? Yan, sinisiksik ko pa rin yung kahon, ng mga noodles. So, paulit-ulit na lang tayo mga besi. Lagyan ko lang kayo ng music sandali nang i-speechless na ako. So, ayun na nga, nilagay ko na yung ibang flavors ng cup ramen. And tinanggal ko na lang din yung isang chocolate kasi medyo mataas siya and hindi siya kasha sa size. So, mahiipit lang siya. Now, dinagdag ko pa yung ibang kape. And then, ilalagay ko na lang din dyan yung payong na bigay ng daddy ko para kay mami. So, ayan, dyan ko na lang din siniksik. O, diba? Siksik mo, girl. Kaya mo yan. So, ayun na nga, pinagkasya ko na nga, diba? Parang Darna lang, char. Ang layo ng connection. May masabi lang. So, itatakpan ko na nga yan. So, ilalagyan na natin ng tape yan, syempre. Kung ayaw nyo naman lagyan ng tape, eh, choice nyo yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero ako lalagyan ko ng tape. So, overall mga besi, ganun lang naman. Kailangan nyo lang isulitin ang bawat space na masasakop nyo kapag magbabagahe kayo. Ayan, sa mga OFW dyan, kung ayaw nyo gayahin, okay lang din. Kasi trip-trip ko lang din naman to. So, ayan na nga, titapan ko na nga siya. Ano, nahirapan pa ako. Kaya mo yan, Wendy. Ginusto mo yan eh.
So that's it mga bestie. This is the end of our video and thank you so much again for your continuous support even though nag-busy ng inyong Wednesday diary. And ayun na nga, I am open for any feedback or suggestions, so please comment it down below and please don't forget to hit the like button and subscribe my channel. See you again soon. Bye!